Magandang tanghali po. Ngayon po ay magluluto po ako ng kabsa, simpleng kabsa. So ayan na po yung mga ingredients: sibuyas, kamatis, asin, gay na mantika, tapos bigas, basmati rice, black pepper, cumin powder. So ayan guys, so magigisa na po tayo. Gagamitin natin yung gay na mantika. So ilagay na natin yung sibuyas. So gisa-gisa natin yung sibuyas hanggang sa bumango ang sibuyas at maluto siya. Gisa-gisa natin. Sunod natin yung kamatis. Halo-halo natin, gisang-gisa hanggang sa masangkot sana siya. So isunod natin yung kamatis. Gisa-gisa natin uli. Halo-halo. Halo-haluin. Hanggang sa maluto yung kamatis. Halo-halo lang. Halo-halo lang para bumango. So lagyan na natin ng kusbara. Yan ay cilantro powder. So, naglalagay pa ako niya ng konti lang, hindi masyado kasi may ano po siya, may lasa talaga siya. So ang sunod ay black pepper, ko konti lang din ang lagay ko kasi pag marami ay maanghang yung ating luto, so konti-konti lang. Sunod ay cumin powder. Kamun sa Arabic. Halo-haluin pagkatapos ng mga ingredients. So, isang kutsa natin lahat ng mga ingredients. May asin na po yan. Nilagyan na po yan ng asin. Kulang pa ng asin, nalagyan na lang natin pag meron na siyang sabaw. So ngayon po ay isang kunsa natin muna hanggang sa bumango. So ilagay na natin yung manok. So kailangan po yung manok. Depende sa inyo kung tanggalan nyo ng taba. Basta dito, tatanggalan ko. Pag magluluto ako, tinatanggalan ko talaga ng balat. So, ayan guys, isang kutsa nyo yung manok hanggang sa maluto siya. Tumutunog na yung ano. Maluto na yung chicken. Parang half-cook na yung chicken. Bago natin lagyan ng susunod na tubig. So, halo-halo lang. Halo-halo. So, ngayon lagyan natin ng tomato paste. Isang buong tomato paste, guys. Depende sa inyo. Depende sa anong dami. So, isang manok yung niluluto ko. So, tama na siya. Yung isang pack. Isang ano lang. Isang tomato paste. So, halo-haloin natin hanggang sa mag-soak yung tomato paste sa chicken. Halo-halo hanggang sa matuyo-tuyo, masangkot sa ang manok. Ngayon, takpan muna natin. So, ngayon guys, nasangkot siya na siya. So, haluin uli. Halo-halo natin uli. Yan. So, luto na yung chicken. Haluin para ano, lalagyan natin ng tubig. And guys, pakuluan natin yung manok. Pakuluan natin ng manok hanggang sa kumulo siya. Takpan muna natin. Okay.
kabsa. So pretty na siya, lagyan ng bigas. Susunod lang natin na bigas. Masarap na masarap ang aking kabsang, simpleng kabsa. Tikman mo. Sabaw ka lang. So, lagyan na natin ng rice. I put the rice on top. Basmati rice. Oh, yes, guys. Kinain ko yung mga nugget dito. Kasi babad ko yung nugget. So, lagyan na natin yung rice. Kailangan lang. Malaga na yung bigas, guys. Dahan-dahan. Kasi yung bigas kasi ay nag-e-expand na siya. Para maganda yung texture ng bigas. Dahan-dahan lang. So, yun. Ganyan yung basmati rice. Pag nababad na siya ng tubig, lumalaki na siya. Tapos, pag naluto na siya, umahaba yung texture ng bigas. Pahaba. So, maganda siya tingnan. So, takpan natin. So, ako guys, pag mag-in-in ako, nilalagyan ko siya ng foil. Aluminum foil, guys. Tip ko lang sa inyo. Kasi, masarap yung bigas pag naluto na siya. So, kumbaga, nag-in-in lang siya ng sa sobrang init. So, maganda yung kinalabasan. Yun po yung ginagawa ko sa kanin pag nagliluto ako. Tip ko lang yun, guys, kung bayahin mo lang. Kaya na guys yung kanin. So, nakikita nyo guys yung hibla ng lupis ay pahaba. So, hindi siya napuputol. So, medyo halo-haloin lang. Dahan-dahan lang napuputol. Para scattered yung lasa. Itatay. So, tatakpan natin siya uli. Inin pa natin siya. Hindi pa siya inin siya. Magkikita niyang hibla. So, kailangan patuyin siya. Pamagitan lang. Lagyan ng foil yung pakit. So, ngayon, paluto na siya, guys. Lagyan na natin yung ano para bumang yung ceiling haba. At decoration na rin, guys. At mag-serve na ako. So, yun po. In-in muna natin. Takpan. So, mag-serve na tayo, guys. So, ayan na. Yan na yung ating kabsa, chicken kabsa. Simple lang, guys. Hindi masyadong maraming ingredient kasi usually talaga pag sila ay magluluto, halos lahat ng mga ingredient nilalagay nila. So, nasanay na yung amo ko na yung kabsa ko ay simple lang at hindi masyadong nangangalingasaw yung mga spices. So, and guys, time to plating. Pasensya na kayo guys ha, kasi may ubo ako, may sipon. Kaya medyo paos-paos ang inyong kusinera, ang tagaluto. So, yun guys. So, yun guys. Ready to serve na yan. So, nag-plating-plating na tayo dyan. So, ngayon ay sasabihin ko sa inyo guys na masarap itong aking simpleng kabsa. So, ayan guys. Salamat at sana yung may natutunan kayo.
So bago ko tatapusin ang video ito, so hindi pa po na kapag-subscribe sa akin channel, subscribe na po kayo, i-like, i-share, para i-hit nyo na rin yung notification bell para updated kayo sa susunod kong mga video. Pasensya na kayo guys ha, kasi mahihain ako. At ayan na guys, ready to serve. Kakainin nila yan sa taas. So ihahatid ko na yan guys sa taas. Akit pa ko sa second floor. So ayan lang guys, salamat at God bless to everyone.